student ka lang. Sige, baliwanag ka magkakasakot. Baliwanag ka sa ano? Hindi yan, may professional kang kasama eh. Magkakwento na kwento. May professional na kasama eh. Ako professional, smile. Ano lang ako? Ang dami yung daan natin. Ano professional? Kami, naligaw tayo, pagtayo na lang. Smile lang ako, smile. Nantro. Hindi ako professional. Ay, saan ako dito? Ano? Cash ka siyempre. Naka ko. 24 ka lang. Ano ba ako, kahit saan? Cash! Kung nakayang may hindi, pwede na tayo magbawa. Sa pinakadulo, ayun o. Sa wide. No. Doon ka sa pinakadulo. Pag nakita kang green, doon ka sa green. Dito sa pinakadulo. Tingin ka dito, ha? Sa mirror, ha? O, dito, ha? Sa pinakadulo, dito, sa gilid. Okay, dito. Pwede yan. Sa atin, hindi tinitingin sa salamin niya. Ayaw niya. Ayaw ko na kung ano, di ba? Card? Yeah! Ayaw nga, Cash, oo. Ay, ito. Ay, tayo na, huwag dyan. Ay, ikaw kasi. Atras. Lasing ka eh. Eh, kasi ayun ang kaso. Ang kulit eh. Hindi rin, may laway yun eh. Sabi ko sa'yo, wala niyong easy drive. Sabi mo naman, kahit ano, basta may laway ni Yuri. Siya ko laway mo rin. Okay. Okay lang yan. Dalawa kayo. Tawag kasama mo ako. Kasama ko, huwag ka matakot. Oo, oh, yun ha, dadaan na. Dito ka lang. Ayan, dito mo yan. Kasama mo ko, huwag ka matakot. Hindi dati na ako takot eh. Kaya? 64. 64 yan? Kailangan pag-kotse 24 lang. 24. Taxi yan lang, taxi. Ha? Sa kabilang 24, sa kabilang toll gate. Pag-taxi. Sabi na, katasang pa ako. Busta ko eh. Tanggalin mo na yan, no? Masisira to. Maniwala ko sa akin. Pero dali gumili yun. Gusto niya nga palitan ka agad naman ng Bella. Tumingin kami. Hindi na ba palitan? Paano ka ba? May airbag yan, no? Tinawa ko, pag yan nasira at pangit na yan. At saka maansag naman. May laway. Hindi naman laway mo naman yung matamis na lang. Laway ko daw yung tamis. Sabi ni Yuri na ilaway mo daw mapang eh. Dito kang sa kanan, ha? Magkalita ka. Ha? Pangit daw laway ni nanay. Galing mo, nasa highway ko na. Pwede ba mag-ano ka ng plato? Mag-ano ka ng plato? Oo nga. Saan linggo ha? Bago
linggo si nanay. Bakit si nanay, isang linggo, plato. Gutom na ako, uuwi na ako. Hindi pa, limang araw ka pa lang eh. Si Angel nga, nice! Gutom na ako, luto na ba? Hindi pa, kasasala ko lang. Pero din itong alaga ko to eh. Yung isa naman. Kakain ka na? Hindi po. Ano ba? Dala si mami mo. Nasa taas. Kumain ka na. Mami Ana. Hindi ka. Sa mga game board naman. Takbo mo nga na, Andre. Para ang buong Pilipinas po. Mas sumabla. Nasa taas sa'yo. Eh, no. Debate pa lang ngayon ng mga presidente. Ang mga... Sa bahagi po naman ng hanap buhay yung employment, ang employment po. Lahat ng Pilipino ay may trabaho. Bakit? Kasi dadagsa po ang mga foreign investors, gaganda po ang ating mga patrabaho sa agriculture, sa manufacturing, sa export, sa tourism at sa BPO. Ginaw ka. Sa pagkain po naman. Yung pag-light lang. Sa Binay Administration. Yan. Lahat Amaya, po ng pamilyang Pilipino ay nakakain ng tatlong beses. Sa bahagi po ng pamahalaan, wala na pong kapalpakan. Hindi na nangyari yung aransis by paransis. Sapagkat ang akin po mga kasamang magumuno ay may competence at mayroong integrity. Yan po ang mangyayari. At sa bandang huli, ang Pilipino ay may mamalaking siya ay Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Vice President Binay. Ang susunod na baan na magsasalita ay si Senator Grace Poe. Si kayo amin na imbag na rabihi kada kayo amin apo ang aking pong ama ang kanya pong tatay na si Fernando pong senior ay pinanganak po dito sa Pangasinan. Ikinalulugod po namin na ang pinakahuling debate ng COMELEC ay dito ginanap sa aming lalawigan. Sa ating pong mga kababayan sa darating po na halalan dalawa lang po ang landas na pwede nating tahakin. Ang isa ang landas na pwede natin ipagmalaki sa ating mga anak, ang isa naman ay landas ng pabalik o kadiliman. Ayaw na natin ng gobyerno na manhid na hindi pinapakinggan ang daing ng ating mga kababayan na bulal sa kahirapan. Andaan lang, ha? Na marami pa rin mga bata ang nagugutom. Na marami pa rin mga bata ang ginagapang ang kanilang pag-aaral at nagpapakamatay dahil hindi makatapos ng kolehiyo. Na ang ating mga magsasaka ay nagbabayad ng irigasyon na wala namang tubig. Na ang ating mga mangingisda ay mag-isang pumapalaot, nilalabanan ang mga bangka ng China na gamit lamang ay bato. Ang ating pong bagong administrasyon ay tututok sa tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Permanenteng trabaho, pagkain sa bawat mesa, paggalang sa karapatan ng lahat, lalong-lalo na ang mga kababaihan na dapat siguro ay bigyan ng pansin at hindi maliitin at hindi apikin. Sa ating pong administrasyon, dadalhin po kayo sa isang lugar kung saan ang bawat lahat ay may patas na pagkakataon at hindi ang iilan lang. Mga kababayan, pinakamadilim po ang gabi bago mag-umaga. Manalig po kayo. Darating na po tayo doon. Pero kinakailangan po. Mamili tayo ng tama at higit sa lahat. Isipin natin ang mga sabansa. Oo, babansay yan. Hindi ko po nga eh. Kaka mo to. Magandang gabi po sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo. May 2022, nakikita ko ang ating bansa maunlad at disabled. Isang bansa na puno ng pagkakataon. 10 milyong trabaho ang malilikha sa 6 na taon ng ating termino. Itong mga trabaho sa pagawaan, pabrika, call centers, sa turismo, construction, sa small and micro enterprises. Lahat ito ay uusbong dahil magiging malago ang ating ekonomiya. Nakikita ko ang isang bansa na malaya sa takot
Kung mahirap ka, may tiyak kang tinitirhan. Ate, mag-ilaw ka na! Ng sakit, lindol, bagyo, o kahit anong sakuna, ang gobyerno mo ang sasagot sa iyo. Kung ikaw magsasaka, mangingisda, merong weather-based insurance para hindi ka mapurnada. Ang krimen nilulutas sa batas, hindi dahas. Ang gulo nilulutas sa pamamagitan ng kalye at kabuhayan, hindi sa pulbura. Nakikita ko ang isang bansa na malayang mahanap kung saan dadamihan pa natin milyon-milyon na idadagdag natin sa 4Ps para mas marami ang matutulungan ito at mas marami ang makakasiguro na magka-graduate ang kanilang mga anak. Ang ating mga graduates magkakaroon ng scholarship para makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Hindi magiging hadlang ang inyong kahirapan para sa pagtanggap ng maayos na edukasyon. Ito ang disente at maunlad na bukas na nasa sa harapan natin. Ang kailangan lang na gawin natin ito at kunin natin ito. Nasa sa kamay natin ang ating kapalaran. Inaasahan ko, samahan niyo po ako para bumuo ng isang magandang bukas para sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong mga pahayag. At ngayon po ay dediretso na tayo sa ating town hall debate. Yung ano, yung... At ganito po ang magiging sistema. Panoorin po natin. Isang town hall o harapan sa taong bayan ang ating debate. Marami sa ating mga kababayan ang tumugon sa aming tawag na magpadala ng tanong para sa ating mga kandidato. Mula sa mga sulat, tawag, text, email at social media posts, naghanap at pumili kami ng mga issue para sa mga kandidato. Mismong ang mga taong nakaharap sa mga issue at sitwasyong ito ang susubok sa kakayahan ng mga presidential candidate. Sa bawat tanong, may isang minuto at 30 segundo ang bawat kandidato para sumagot. Matapos sumagot ang lahat, bibigyan pa sila muli ng 30 segundo para klaruhin ang kanilang sagot o hamunin ang sagot ng kanilang katumbili. Marinig ang hudyat na ito. Kapag tapos na ang oras para sumagot, kung nabanggit ang pangalan ng isang kandidato o nais niyang tumugon sa isang paratang o komento laban sa kanya, bibigyan ang kandidato ng 30 segundo para sumagot. Ang ating town hall debate magsisimula na ngayon. At ang ating pong unang issue na tatalakayin niyo ngayong gabi, ang paninindigan sa West Philippine Sea. Alam po natin na agresibo ang China sa pag-angkin ng ilang bahagi ng ating karagatan. Hindi lamang ito banta sa seguridad ng ating bansa, pwede apektado na rin pati ang mga kabuhayan ng mga mangingisda. Pakinggan po niyo mabuti ang kwento ni Mang Carlo. Hindi ka gaya nun. Kahit mag-sisid ka maghapon, okay lang. Walang nagbabawal. Ngayon, ang pangingisda natin dyan, parang ninanakaw natin yung sarili natin yung pan. Mag-ilaw ka na. Ilaw! Para tayong mga hayop na tinataboy sa mga China na yan. Mag-ilaw ka na. Binababa nila yung mga speedboat nila, tapos pag kuhan, hindi maitaboy, binabangga yung mga katig ng bangka. Pinuputol yung mga angkla. Ito yung huli namin, tama-tama lang ako sa kamilya. Dito ka sa kanan. Ang bayad panangutan yung iba. Kaya ang talaga makuha natin yan. Bago ka naman sa kanila, yung sa atin talaga. Dito ha, kaya ako binili yan. Sige. At narinig niyo po ang kwento, ang mga karanasan ni Mang Carlo. Kasama po natin siya ngayong gabi dito sa University of Pangasinan. So ngayon, may katanungan para po sa lahat ng ating kandidato, si Mang Carlo. Carlo? Sa inyo pong tumatakbong maging pangulo ng ating bansa, ano po ba ang pwede niyong gawin para sa aming mangingisda upang matulungan kami na hindi itaboy ng Chinese Coast Guard at para pamingwit kami ng mabuti na mapayapa? Yun lang po. Ano mo yung Quiet at home.
Narinig niyo po ang katanungan mismo na nanggaling na kay Bang Carlo. So sana nga po ay matugunan niyo ang kanyang problema sa problema po ng lahat ng mga mag-iisda ngayon doon sa West Philippine Sea. Ang una po nating tatanungin para po sa kanyang kasagutan, si Vice President Pina. Signal ka kanan! Alam mo, Brad? Saka dadaan! Naintindihan po, hihirap na dinadanas ninyo, no? Hindi mo tulungan mo ako. Hindi mo lang ako. Ang una kong gagawin, naggagawa ako ng paraan upang makausap ko ang pamunuan ng China na kung maaari habang pinag-uusap na pa ang pagmamayari ng mga bahay ng lupang yan ay kayo ay payagang magisda. Pero habang nag-uusap-usap pa, eh pipilitin mo dahil kayo, Brad, eh mabigal ang tuhunan para kayo ay magkulang ng lugod. Pagkasakasado kayo, pare-parehas kayo. Yung pangingailangan, kaya kayo huwag nangingisda dahil sa gusto ninyo mapaaral ang anak ninyo. Ano ha? Ibigyan ho natin ng free education po ang anak ninyo. Kaya huwag kayo nangingisda eh dahil ho sa pinagawang pakagagawon at pag-awas kita. Maraming bata dyan! Libre gamot, libre hospital. Yun kung ibang pangingailangan ng pauli nyo, nandyan po ang pamanaan para tumulong sa pang-araw-araw na kailangan nyo sa buhay ninyo. Maraming salamat, Vice President Pina. Pakinggan naman po natin ang kasagutan mula kay Senator Miriam Defensor. Dalawang paraan makatulong ang gobyerno sa inyo. Una, legal. At pangalawa, diplomasiya. Sa legal na paraan, kung nandiyan sila sa ating katubigan at kinukuha pangsa natin, ang parang sinabi ko ng Immigration Commissioner ako, tatawagin mo ang Coast Guard, bombahin ko yung mga yun. Tanda na, break na. Ngayon, ang pangalawang paraan naman ay ang diplomatiko. Tagal na, no? Kausapin natin sila. Tapos, sasabihin natin, we have world public opinion behind us. Ang paniwala ng buong mundo na atin talaga yung tubig na yan eh. Kaya huwag niya tayo paandara ng ganyan. That's all. Maraming salamat, Senator Miriam. Ang sunod naman po na sasagot kay Mang Carlo ay si Mayor Duterte. Alam mo, dapat malaman natin kung saan tayo ngayon. We have submitted ourselves to an arbitration, parang korte international. And we have submitted our papers and documents of claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila. Pero ayaw nila mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ko doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that lane. And if they want to, you know, eh matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. Ayun, Duterte, maraming salamat po. Dalawa na lang po ang sasagot. Ang susunod po ay si Senator Grace po. Senator po. Nagigisimpati ako sa inyong problema. Ang totoo po niyan, ang ibang bansa sa Asia, pinoprotektahan talaga ang kanilang mga isda. Ang mga Indonesians, ganon. Ang China nagbibigay ng radyo sa kanilang mga isda. At pag tayo ay nakasalubong nila, tinatawagan nila ang kanilang Coast Guard at sinasalba sila. Tayo, wala tayong matawagan. Unang-una, dapat dagdagan natin ang ating mga Coast Guard ng mga barko. Pwede natin i-order yan kahit sa Cebu.
Pangalawa, bigyan natin ng radyo ang ating mga mangisda para may tutulong sa kanila. Nakita niyo yung kwento dun sa may infanta, meron isa siya na nagbabato sa mga Chino. Ngayon, tama, kailangan ninyo ng iba pang pangangailangan katulad ng scholarships para sa inyong anak at pagbili na rin ng mga bagong equipment sa pangingisda. Yan po ay nawala. Kayong agawan ng sabi. Okay, paloyin kita naman. So, sa akin ng local government, natulungan talaga kayo. Pero, hindi private, hindi po personal aquarium ng mga insect ang West Philippine Sea. Atin yon at dapat ikayati natin ang ating mga pakampi. Kung tunay silang kaibigan, tulungan talaga nila tayo at huwag natin isuko yun. Salamat po. At pakinggan naman natin ang tugon mula kay Secretary Marcos. Ano, ito ang katotohanan. Dalawa ang aspeto sa problema mo. Isa, yung problema mo personal at tulad ng iba pang mga mangingisda tulad mo, nandyan yan sa may Zambales at Pangasinan Coast. At pangalawa, yung international na aspeto. Tugunan muna natin yung tungkol sa iyo. Importante dito na mapanatili mo, mataguyod mo iyong pamilya. Kaya, cash for work, automatic 40s, automatic PhilHealth para may katiyakan ka sa buhay. May pagkukunan ka ng pang-araw-araw mo na pangangailangan. Dagdag pa doon, yung pag-asa mo para sa iyong mga anak, ipagpapatuloy natin sa pamamagitan ng pagsisiguro na makakapag-aral sila. Hindi lang yung mga anak mo dahil nandito ka sa ABS-CBN, pero sa lahat ng mga mangingisda na tulad mo na apektado nitong hidwaan na ito. Pagdating naman natin sa international, tanggapin natin ang sitwasyon natin sa China ay dehado tayo. Mas marami silang barko, mas maraming marine, mas maraming aircraft, may nuclear, etc. Subalit, hindi natin dapat isuko kung ano ang atin. Kaya tayo dumulong sa korte, tayo ay humingi ng tulong sa international, magpasya ang international pabor sa atin, ang kabuuan ng impluensya at ng tulong ng international ngayon ay maaasahan natin. Yan ang ating katayuan at yan ang ating gagawin. Tutugunan ang pangangailangan mo, pero hindi natin isusuko ang atin. Para hindi na umabot ang break. Nakakita ka naka-break na, naka-drive na. Ikot pa rin tayo muli sa ating mga kandidato. Bibigyan pa po natin sila ng 30 seconds para dagdagan ang kanilang mga sagot. Kung sakali man kung gusto nyo mag-react po kayo sa mga narinig nyo na mula sa inyo mga katunggali. Magsimula po tayong muli. Neutral mo, i-handbreak mo, di ba taon break? Okay na, nasabi ko na yung dapat yung itulong sa ating kababayan sa problema niyang hinala. Mula ko madagdag si Vice President Binay. Sunod naman po na sasagot muli si Senator Miriam. Napakadaling sabihin na higera natin ang China. E kung matayong China, at nagsurrender silang lahat, at nagsumakasin natin sa kanila. Kundi, kailangan na sa lahat na bukas na paraan, bintana o pinto, papasok tayo doon sa diplomasiya. Dalawang klaseng diplomasiya eh. Una, yung state at pangalawa. I'm sorry, Senator Miriam, pero naubos na po yung 30 seconds po ninyo. Yes. Ngayon naman po, tanawin natin kung meron pa itadagdag si Mayor Duterte. Yes, we have to establish the legitimacy of our claim. Kailangan hawak-hawak natin yung dokumentong nanalo tayo sa korte. And then we demand sa China to empty the place. Amin yan. Exclusive economic zone. So kung ayaw ninyo at ayaw din tulungan ng Amerika at magagera, that will be a massacre. I will not commit the life of the Filipino soldier. Kaya ako na lang ang pupunta doon. No way, this time. Ako na lang ang pupunta na okay lang. Mayor Duterte, maraming salamat. Additional 30 seconds for Senator Poe.
alam niyo po yung sitwasyon dito sa China, parang sa paaralan. Kung sa na natin mawate. Grade 1. Tayo 'yon. Yung ating mga ibang kakampi naman sa Asia para mga grade 2. Yung iba nating mga allies nasa high school. Gusto tayong tulungan, gusto tayong tayuan. Pwede natin hingin ang kanilang tulong basta wala tayong isinusurrender sa kanila na ating sovereignty o kalayaan. Dahil hindi naman natin pwedeng isugal din ang buhay ng ating mga Navy. Pero kasama rin doon, kailangan tayo manindig dito sa ating teritoryo. Sa tubig, tubig. 30 seconds para kay Secretary Rojas. Maraming salamat. Wala na agad. Ang pagiging Pangulo ay pagiging Commander-in-Chief ng ating sandatahang lakas. Dapat maging mahinahon tayo dahil bawat salita ng isang Pangulo, ng isang Commander-in-Chief ay sinusundan ng ating mga kasundaluhan at ng ating kapulisan. Buhay nila ang nakataya dito. Hindi ito isang laro, hindi ito isang ping-pong. Mahalaga po na makahanap tayo ng diplomasya para malutas ito. Talo ang mamatay ang mga sundalo natin. Maraming salamat, Secretary Romano. Carlo? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po. Atena mo, taas mo. At ngayon naman ay pumunta tayo sa ating kasama si Karen Davila para sa ikalawang issue po sa ating debate. Issue number 2 natin, matindi at perwisyong traffic. Wala na itong pinipiling oras o araw po sa Metro Manila. Pati po pagsakay ng MRT at LRT, panghirapan. Tiis-tiis na lang ba tayo lagi? Ito po ang kwento ni Aling Perla. Ang gising natin, 4 a.m. para maaga rin makaalis. Kasi parang di ako abutan ng traffic. 15 pesos hanggang sa terminal. Ayan na! Sige! 2 to 3 years na ganitong worst na traffic. Karating din sa office, late pa rin. Mayroon na naman deduction. 500 to 1,000. Dahil sa traffic na yun. Traffic. 6 tayo umalis. 9 o'clock. Hindi na worse, ha? Kailangan magsala. Para sa family. Nakita niyo po yun, na oras. Sa isang araw, nasa traffic si Aling Perla. Aling Perla, ito po ang mga kandidato. Anong tanong po ninyo, ma'am? Aling kaliwa. Magandang gabi po. Sa tinagal-tagal po na nagko-commute ako, talaga pong sobra na po yung permission na dulot ng traffic ngayon. Ang nanghihinayang na po kami sa oras, pagod, pera na nasasayang namin na dapat sana na ibibigay namin sa pamilya namin. Ngayon po, bilang mga kandidato, ano po ang agarang solusyon na maibibigay niyo sa amin para po sa kalbaryo namin sa trapiko, hindi lamang po sa EDSA, sa Kamaynilaan, pati na rin po sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Aling Perla. Ang mauna po ngayon ay si Senator Miriam Defensor Santiago. Una, we have to build a new railway system connecting Manila to the interconnected provinces like Bulacan, Cavite, Laguna. Pangalawa, we have to have an entirely new railway system connecting Manila to Sorsogon. Pangatlo, we have to have a new modern airport because we have been classed as one of the worst airports in the world. Finally, the President must appeal very strongly for discipline among drivers, both public and private. And then, we should lean on the LTO to make sure that those who get licenses are qualified persons. Because you can buy a license anytime, anytime. So, there are ways of solving the traffic problem, and there is no need to despair. Help should be coming. But I know where to find.